Dinala sa Sangay Covered Court kagabi ang 11 pamilya mula sa Sitio Abobo, Barangay Patitinan. Nasa ilalim kasi ang komunidad nila ng Sitio Igot na lubhang naapektuhan ng landslide dulot ng pag-ulan dahil sa Bagyong Usman. Minabuti na ng DSWD at pamahalang lokal na alisin sila sa lugar para iwas peligro. Naabot na rin kagabi ng clearing operation ang Sitio Garang na nasa Barangay Patitinan din. Isa rin ang Sitio Garang sa labis na napuruhan ng guho kung saan higit 10 residente pa ang hinahanap. 30 naman na naitalang patay sa buong bayan dahil sa mga guho. Malalaking tipak ng bato ang sasalubong sa highway ng Sangay. Nasa 48 ang naitalang landslide sa 3 magkakasunod na barangay. Higit 30 rito sa Barangay Patitinan. Si Lolo Felipe, higit 3 oras ang nilakad marating lang ang dating kinatatayuan ng bahay ng kapatid. Nawawala pa rin ang kapatid niya at apo nito. Sa tingin ko wala na. Kung halimbawa wala na siya, hindi may Diyos magtutulong sa mga ganyan na nangyari. Survivor naman si Sandro ng guho. Laking pasalamat niyang walang napahamak sa kanyang pamilya. Yun nga lang, umaga na. Wala pa raw tulong na dumarating. Walang tumutulong sa amin. Walang tumulong sa inyo. So, natrap kayo dito? Gaano katagal? As umaga na po kami nakalis dito. Sabi ng MDRRMO, hirap silang pasukin ang mga area matapos ang pagguho dahil sa tindi ng ulan. Nasa Maynila ang ama ni Sandro na si Mang Lonel, kaya nang dumating dito sa Kamsur, wasak na bahay ang dinatnan niya, pati na ang ipinapatayong bagong bahay na lubog sa guho. Pasasalamat ang naisip niya dahil ligtas ang pamilya. Tulong ba yung bagong bahay niyo? Oh, kasi nanaharangan yung lakas ng lupa, yung agos niya. Doon tumama sa yung pinapagawa kong bahay. Dati na rin naman daw nag-abiso ang lokal na pamahalaan at ang Mines and Geosciences Bureau sa panganib ng landslide sa lugar na ito. Pero ang mga residente, hindi raw ganong kadali na mapaalis dito. Hindi kami nagkulang sa magbibigay alam sa mga tao kasi umulan lang ng malakas kahit wala tayong tropical depression. Nag-iikot kami para sabihan sila, mga IP community nandito. Ilang landslides pa ang kiniklear ng DPWH. Pipilitin daw agad nilang mabuksan ang kalsada na isa sa mga koneksyon ng Kamsur at Albay. Ang target po namin within a week. Sana po wala nang masyadong may 10 pang landslide na malalaki. Ito ang unang balita mula sa Sangay, Camarines Sur. Ian Cruz reporting.